Hello, good day mga boss. Chair ulit ng DIY Grips. So ngayon, gagawa lang tayo ng short discussion, no? Kasi marami na nagko-comment dun sa mga video natin na nakaka-encounter daw sila na after sundan yung video natin, kumukurap daw yung mga ilaw nila. Minsan daw mabilis malobat yung battery nila. So, palagi kong sinasabi, dapat tama yung pagwa-wiring nyo. Dapat tama yung power source nyo. Maganda dapat yung supply ng positive at saka negative nyo. So, pagka nakurap-kurap pa rin yung ginawa nyong wiring or yung pagkakabit nyo ng accessory dun sa motor nyo, lagi kong sinasabi, i-check nyo yung battery. Kasi malaking factor yung battery, no? Para maging maganda yung performance ng mga accessories na ini-install natin. So, ngayon, pag-uusapan natin yung patungkol sa battery. So ano ba yung palagi nagiging problema, no, every time na nag-install tayo ng panibagong accessory sa motor? Nag-install tayo ng busina, nag-install tayo ng mini driving light, ng mga auxiliary light. So ang problema dyan is yung hindi na-attain yung maximum performance ng accessories natin. For example, nag-install ka ng mini driving light, pero yung mini driving light mo, kumukurap, mga ganyan-ganyan yung ilaw niya, no, hindi stable. Tapos minsan yung busina nyo, pagka nagbubusina kayo, ngungo. Parang pilit yung tunog. Pero pagka tinanggal mo yung isang busina, kumbaga, pagka naka-dual horn ka, tinanggal mo yung isang horn, maganda naman yung tunog ng isa. Pero pagka pinagsabay mo na yung dalawang horn mo, yung high and low, di na makatunog na maayos, nangungungo na. Kung tama yung pagwa-wiring nyo, wala namang mali dun sa pagwa-wiring nyo, tapos maganda rin yung gauge ng wire na ginamit nyo, tapos pangit pa rin yung performance ng accessories nyo, kumukurap yung ilaw, ngungo yung horn nyo, i-check nyo yung battery. Baka mamaya yung battery nyo palitin na. So, ano ba dapat yung normal voltage ng battery? Para doon sa mga battery natin, no, dapat yan, ang pinaka-voltage nyan is 12.6 pataas. So, pagka ganun yung voltage ng battery nyo, maganda pa yung battery nyo. Ibig sabihin nun, 100% pa yung state of charge nya. 12.6, 12.7, 12.8, yan, basta pataas. Ibig sabihin nun, maganda pa yung battery nyo. Pero halimbawa, yung battery nyo, bumaba na yan ng 12.5, 12.4, yan. Medyo mag-ipon-ipon na kayo ng pamalit, no? Pero halimbawa, yung battery nyo, bumaba na ng 12.3, 12.2, 12. Yan. Critical na yung battery nyo. Malapit na maging palitin yan. Ibig sabihin yan, nakakapag-start pa siya ng motor, pero pilit na. Anytime, pwede na siyang bumigay. Baka mamaya magtaka kayo. Nag-park kayo, tapos nung binalikan nyo yung motor nyo, hindi na mag-start. So, kailangan nyo nang palitan yung battery nyo, no? Pagka ganun. Di bali, pagka ang battery nyo is parang 12, tapos pababa, 12, 11.9, 11.8, ayan, dyan na kayo magkakaproblema. Nag-i-start kayo ng motor, minsan hindi na nag-i-start. Minsan, nag-i-start man, hindi siya one click, kasi hindi na talaga kaya ng battery. Tapos, mapapansin nyo yan, no, pagka yung battery nyo, halimbawa, 12.6 volts, pagka nag-i-start kayo ng motor, nagda-drop yan. Try nyo kumuha ng multi-tester, no? Lagay nyo doon sa positive at saka negative ng battery nyo. Makikita nyo yung reading nyan. Halimbawa, 12.6 o kaya 12.7. Pagka in-start nyo yung motor nyo, nagda-drop yan. Nagiging 11.6, yan, mga ganun, 11.8. Pero, ibig sabihin nun, good pa yon. Pero, pagka ang battery nyo is bumababa na, halimbawa, in-start nyo yung motor, bigla nag-drop siya ng mga 10. Yan, malapit na maging palitin yan. Nai-start pa niya yung motor nyo, pero hindi na siya good performance. Lalo na pagka bumaba na yan ng mga 9.8, yan, hindi nyo na ma-start yung motor nyo. Naalala ko dati, no, dun sa sasakyan namin, yung battery niya, pagka ginagamitan ko ng tester, parang ano pa siya, 12.4. So, good pa yon. Kaso nga lang, pagka ini-start, bumabagsak siya ng 7 volts. Hindi na ma-start yung motor. So, minsan deceiving yun, no? Yung pagka tinetester nyo yung pinaka-battery nyo, kala nyo goods pa siya, 12.4,
12.3. Ayan, dapat makakapagpa-start pa ng motor yan eh. Pero pagka in-start nyo, dun yung malalaman na talagang discharge na yung battery nyo kasi bumabagsak talaga yung pinaka-voltage niya. So kung yung battery nyo is good life pa siya, pagka kinrank nyo or in-start nyo yung motor nyo, dapat yan, mga nasa 11 point something yan. Yung voltage drop niya, 11 point something. Ibig sabihin nun, good pa yung battery nyo. Pero halimbawa pag crank nyo, no, or pag start nyo ng motor nyo, pumalo na siya ng 10 volts, yan, medyo magpalit-palit na kayo ng battery para hindi kayo ma-hassle. Mahirap masiraan ng battery pagka wala kayo sa bahay nyo. Ang hirap maganap ng battery. So yung ibang nagtataka, no, na sinusundan daw nila yung video diagram natin, yung mga wiring diagram natin, sabi nila, okay naman yung pagkakagaya ko dun sa wiring diagram patungkol dun sa horn. Pero, hindi natunog na maayos. Palagi kong sinasabi, double check nyo yung wiring. Kung tama yung wiring, sukatin nyo yung voltage ng battery nyo. Baka mamaya, mababa na. Ang good na voltage ng battery, dapat 12.6 pataas. 12.5, 12.4, yan, medyo okay pa yan. Pero pagka mga 12.3, 12.2, 12 volts, yan, medyo palitin na yan, konti na lang. Lalo na pagka bumaba na ng 11.9 volts yung battery nyo. Yan, talagang palitin na yun. So, baka mamaya sabihin ng iba, bakit yung battery ko mataas yung voltage? Most likely, mataas yung voltage yung battery mo pagka kakagamit mo pa lang ng motor mo. Halimbawa, no, nag long ride ka, layo ng binyahe mo. Pag uwi mo, tinester mo yung battery mo, most likely papalo yan ng 13 volts pataas. Pero, kinaumagahan, try mo siyang sukatin, bababa yun, bababa. So, paano nyo naman malalaman kung sira na yung battery nyo? Or hindi na siya nagkakarga na maayos? Isa sa mga way, no, ang gagawin nyo ganito, i-charge nyo muna yung battery nyo. So, pagka na full charge na siya, testerin nyo. Halimbawa, ang lumabas sa kanya, 12.8, yan. So, iisipin natin, okay yun, no? Uy, 12.8, good battery yun. Pero ang gawin nyo, huwag nyong gamitin. Kinaumagahan, testerin nyo. Pagka malaki yung ibinaba ng battery nyo, halimbawa, nag-11 siya, or nag-12, medyo sira na yung battery nyo nun, kasi nagdi-discharge na siya mag-isa. Yung 0.8 na yon, halimbawa, galing kayo sa 12.8, tapos kinaumagahan, tinester nyo siya, naging 12.0. Malaking bagay yung 0.8 na yon sa battery. Ibig sabihin nun, ang laki nung discharge niya. Pero halimbawa, 12.8 siya ngayong gabi, tapos kinaumagahan, tinester nyo, nag 12.7, yan, medyo okay pa yon. Ibig sabihin, hindi siya nagdi-discharge ng malaki. Normal function pa yung pagdi-discharge niya. Tapos isa pa sa magandang way, no? Halimbawa, meron kayong battery, i-full charge nyo, tapos kumuha kayo ng any auxiliary light, mini driving light, or laser gun, or blue water. Pailawin nyo, tapos testerin nyo. Dapat yung voltage drop niya, hindi ganun kalaki. Halimbawa, kung 12.8 yun, kung bababa yung battery nyo ng 12.5, okay lang yun. Pero pagka yung battery nyo, bumaba na ng 12.0, 11.9, ng mabilis, yan, ibig sabihin yan, ang bilis mag-discharge ng battery nyo. So baka mamaya meron magtanong sa inyo, no? Nung hindi pa naman ako nag-install ng accessories, okay pa yung motor ko, one click lang, start agad eh. Tapos yung ilaw ko naman, yung headlight ko, hindi naman ganun kamakurap, konti-konti lang. Pero nung nag-install na ako ng additional accessories, halimbawa nag-install kayo ng mini driving light, ba't ang bilis na malobat nung battery ko? So possible kasi, no, yung battery nyo, pasira na talaga. Tapos nung nagdagdag kayo ng accessories, mas na-stress yung battery nyo, doon na highlight yung pagdi-discharge ng battery nyo. Unlike dun sa hindi pa kayo nagkakabit ng additional accessories, kahit na pasira na yung battery nyo, hindi nyo pa masyadong ramdam. Pero nung nagkabit na kayo ng additional accessories, dun nyo na siya naramdaman kasi mas na-stress na yung battery nyo, mas nabilis yung pagdi-drain niya. So ayun, no, basta kung nagdagdag kayo ng accessories, tama naman yung wiring nyo, tama yung gauge ng wire, maayos naman yung accessories na kinabit nyo, i-check nyo palagi yung battery. Kung hindi nagpa-function na maayos yung mga additional accessories nyo, possible yung battery yung may problema. Baka mamaya palitin na yun. So, sana makatulong tong video na to, no, dun sa mga nagkakaroon ng issue, dun sa mga
pinapakita natin diagram, tapos hindi nila mapag-function ng tama or ng maayos yung mga accessories na ini-install nila. So, ride safe sa atin lahat. God bless.